Hello, yung to 2023, gusto mo mag-stream sa YouTube? Bueno, nasa tamang video ka. Tuturuan kita kung paano ka makapag-stream ngayon sa YouTube. So, unang-una, bueno, kailangan mo, syempre, ng isang tool na maaasahan mo para makapag-stream ka. Ito man ay for business, content creating, no? Or kahit saan pa man. Ang dapat mong gamitin, o maganda mong gamitin is OBS Studio. Pero meron din namang isa pang software is Streamlab OBS, no? Pero pwede ko siyang talakayin sa ibang video. So, install mo yan. Kung ano man yung OS mong gamit, no? Operating system, Windows, Mac OS, or Linux. So, pindutin mo lang yan, dadaling ka nyan sa download. Yan, tulad nyan, nag-download siya. At kapag na-download na siya, install mo siya. Kapag na-install mo, yan, ito ang lalabas. No? Pero may tatanungin ka pa dyan, no? Kung saan mo ba gagamitin o parang sabi doon ay configuration wizard, wika nga, configuration wizard ng OBS, no? Kapag newly installed ang OBS sa iyong computer, laptop, kung ito ba ay gagamitin mo for streaming, ito ba ay gagamitin mo for recording, or gagamitin mo lang yung OBS for virtual camera, no? So, para ngayon, no? Para sa ngayon, dito muna tayo sa streaming. Next mo lang yan. Tapos, i-configurate mo kung ano ba yung resolution ng iyong screen. Yan. Current mo lang. Tapos, either 30 mo lang. 60 possible. At ngayon, ang kagandahan dito, sa auto-configuration na ito. Dati kasi sa YouTube, ay Steam Key lang ang pwede mong gamitin, no? Sa OBS, no? Pero may recommendation na mas maganda is connect mo na lang yung account mo sa OBS, no? Kapag clinic mo yan, maglalabas siya ng window o ng browser, yung favorite browser mo sa computer mo, no? Ng kung anong account ang iyong pipiliin. So, for example, pinili ko yung account ko. Yung isa kong account, no? Sign in pa ako nito. Ah, wait. So, ayan. Na-sign in ko na siya. Nalagay ko na rin kung anong channel yung connected sa ating OBS Studio. So, next mo lang yan. Yan. I-check nyo lang. Perform lang yan ng bandwidth test para makita kung okay ba yung internet mo. O, ini-integrate niya rin sa settings kung ano bang KBS yung kailangan sa iyong internet. At kapag natapos yan, next tayo sa ating susunod nito. Yan. So, ang kaya ng iyong video bitrate is 10,000. So, kumuha na rin siya kung ano yung encoder mo for your streaming. Yun din sa iyong recording, no? Base canvas niya. So, yan, ibig sabihin niyan, yan yung capable ng iyong PC, no? Yun din yung iyong internet, no? So, apply mo yan, no? At, yan na rin. May YouTube chat na rin dito para lagi kang connected sa iyong ayaw malagay. Yun, nalagay ko na siya.
So, ito ang yung first scene, no? So, kung gusto mo pang makita yung ibang mga settings na ginawa niya, ito yun sa stream. So, kung gusto mo i-disconnect yung account mo, yan, pwede mo siyang gawin. Or, kung gusto mong magpalit ng service, pwede rin naman. Yung output mo, ito yung kanina yung pinakita niya, 10,000 kbps, no? At yung audio bitrate niya, maximum niya is 320. At yung hardware niya, at pumili din siya ng encoder preset. Sa audio naman, wala ka namang dapat galawin dyan. Okay na yan. Sa video mo, nagkakaroon lang itong downscale kapag nagpumili ka dito sa downscale. So kapag gusto mo mas mababa pa yung FPS mo, yan, pwede ka pang pumili dyan. Or yung pinakamataas is yung 60 FPS. Na. Dyan din yung mga hotkeys, no? Para mas madali ka kung gusto mo may hotkey ka for start streaming, pwede rin. No? Accessibility, mga kulay-kulay nyan, yan yung mga bagong updates sa OBS 28. Dyan din yung advanced process, no? Pero as is lang muna natin yan, no? Yung mga settings na yan. At yun, ito na yung scene mo, no? Kunyari, gagawa ka na ng bagong scene. Pwede natin yan talakayin sa ibang pagkakataon. Pero ganyan ang setup, pag-setup ng OBS para makapag-start ka sa YouTube streaming mo. So kung okay ka na, nakakagawa ka na ng mga scene-scene mo dyan, pwede mo na i-start streaming. May manage broadcast pa yan. And kapag gusto mo mag-manage pa ng broadcast, yan, pwede mo siyang like yung title mo, description, title, first stream. Pwede mo pang yan description, or first stream. May bad kids. At ito yung latency. Kung gusto mo ng kumbaga mas okay din sa mga viewers mo, or may chatting kayo ng mga viewers mo, no? Pwede mo siyang ma-low or mas ultra low pa, no? Para mas ma-appis. At select mo yung existing broadcast. Wala naman doon, no? Sa open studio. So, yan. Remember mo yung settings, no? So, maganda na, no? Integrated na siya yung OBS tsaka yung YouTube streaming dito sa OBS. Kaya, napakadali na lang. Kaya yun. Kung nagustuhan mo yung video na to at wala kang karagdagang katanungan, na i-like mo na ito, yung video, share mo na rin, at i-click na rin yung notification bell, no? For more video like this, no? And see you guys on the next video. Bye-bye!